And alright guys, what's going on? Today, I'm going to show you a spider farm. Remember no, ng mga bata tayo, lalong-lalo na yung mga batang 90s dyan. Isa sa mga kinahihiligan natin, one of the popular sport ng ating kabataan is ang gagamba. No? Wala pa yung mga cellphone games, online games na yan. Ito yung mga hit na hit sa kabataan, no? So, nandito lang ako para i-share sa inyo kung ano ang itsura ng isang spider farm backyard. Okay? Okay guys, no? So, nakikita nyo ngayon, yan ay isang ideal na breeding or sa Tagalog, ang tawag natin dyan ay isang lugar kung saan bagay magpadami ng gagamba, no? At mag-alaga na rin at the same time. Yung ganyang klase ng background ang appropriate or nababagay para sa ganitong klase ng passion mo. Okay? And I'm not obligating this. I'm not suggesting this to anybody. This video is limited lamang sa mga passionate sa ganitong klase ng libangan or sport, ang paggagamba, no? So, para dyan sa mga interested sa paggagamba, here is our topic for the day. First and foremost, napakagandang breeding ground, no? Para sa gagamba or spiders, ang ganitong klase ng environment or ecosystem, no? Why? Kasi nature itself is it's all about life. And yung mga ganitong klase ng halaman ay very essential sa kanilang health, dahil yung mga oxygen, enough ventilation, yan ang magandang environment para lumaki siya ng malakas, malaki at magilas. Kung pag-uusapan naman natin ng risk, by the way, may mga risk din talaga ang mga spiders, no, sa ganitong klase ng environment. Kasi exposed na exposed sila sa nature, prone na prone din sila sa mga pwedeng kumain sa kanila o yung mga predators nila, no. Ang pinakakauna-unahang pwedeng umatake sa kanila ay ang mga ibon, particular na yung tinatawag na mga tarat, no? Kung paano sila kinakain yan is I will give a different vlog or segment tungkol dyan. Pero ang kauna-unahang risk nila dyan sa ganitong klase ng environment ay ang mga ibon. And speaking naman ng risk ng mga spiders against tarat, no? May defense mechanism, very impressive ang defense mechanism ng mga spiders sa ganyang klase ng mga predators like the birds, no? Kasi may panahon na usually Burmans darating ang mga tarat, and meron din kakayahan ang mga spiders na magtago na ng sobrang tagal sa isang dahon kung saan may related yan sa hibernation technique na ginagamit ng mga isda tulad ng mga hito or the reptiles na kung saan pwede silang magtagal sa isang lugar, controlling their breathing, and then after some months, panahon na nila ulit, like start of the rain, June, July, August, September, yan, lalabas ulit ang mga spiders. Very impressive ang kanilang defense mechanism. Kaya hindi rin sila or walang chances na maubos ang kanilang species, no? So yun, ang isang trivia about spiders. By the way, dalawang paraan ang panghuli ng gagamba or spider, no? Pwede sa umaga, na kung saan tinatawag na itong nagbabagting ka, no? Meron sila, by the way, ang mga spiders, bago yan magtago sa kanilang, pagdating na umaga, ay magtatago na sila sa kanilang pinakakublihan. Pero meron niyang iiwang marking, no? Mga sapot. So, ititrace mo yung sapot, ang tawag doon, ititrace sa Tagalog, ibabagting, no? Then, with the help of that tracing or bagting, makikita mo kung saan sila natulog or saan sila nagsesettle down. Ito ang sample ng pagbabagting ng gagamba. Okay, pwede ka rin naman manghuli. Ang tawag naman doon ay pangingilaw or pagdelente. Yun ay mostly ginagawa sa gabi, no? At ito ang sample ng pangingilaw. By the way, ang pangingilaw isa sa pinaka easy way to get a spider or to catch a spider, pero napaka mapanganib or risky kasi nga gabi, usually ang mindset ng iba, yan ay mga prone sa mga nakakalat sa kagubatan like the snakes, ahas, mga
hindi mo kabisadong lugar, baka may mga bangin dyan or mga holes na mahulog ka or maaksidente ka. Very risky. So, nakaka-challenge talaga mahuli ng gagamba. And to end this vlog, at sana nagustuhan nyo, ay papakita ko kayo ng mga example ng ating spiders or gagamba. Ito sila. Okay guys, ito pa example ng mga gagamba or spiders. Yan po. Iba't-ibang klaseng kulay, may kanya-kanyang breed pa yan. No? Tatalakayin natin yung breed nyan sa aking next vlog. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe.